Yun nga mga kabag, mag-troubleshoot tayo ng aming washing machine. Yan nga mga kabag, yun yung sinasabi ko sa inyo, nagiging problema yan ng washing namin. Yan o, napakaunti pa lang ng load nyan, pero tingnan nyo kung paano na siya umigot. Yan o, halos hindi umaangat yung tubig nya. Isang magandang hapon na naman sa ating lahat. At ngayon nga, nandito na naman ako. At may panibagong content at may panibagong vlog tayo. Yun nga mga kabag, mag-troubleshoot tayo ng aming washing machine. Kasi nung naglalaba kami, siguro after 2 to 3 weeks ay habang naglalaba kami, may load siya sa loob, ay humina ang ikot. Kaya hindi na namin siya nagagamit niya sa paglalaba. Eh ngayon, maglalaba kami. Kaya tingnan natin, troubleshoot natin yung washing kung bakit siya humina mga kabag. At pakita ko sa inyo yung washing. Ito siya. Yan. Ito yung ating washing. At yun nga, try muna natin siyang paikutin ng walang laman. Pakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung ikot. Tapos try natin siya lagyan ng tubig at lagyan ng load na damit kung magbabago yung ikot na tulad pa rin nung dati. Hindi pa rin ito nababago, ito pa rin yung humina ang ikot. At kung ganun pa rin siya mahina ang ikot mga kabaga, i-troubleshoot natin siya. Tingnan natin kung anong magagawa natin paraan dito sa ating washing machine na to. Kasi mahirap talaga maglaba kapag walang washing at mano-mano. Malaking tulong yung washing. At tara, umpisahan natin mga kabaga. Ay yung medyo tatalsik yung tubig paraas kasi ganun yung normal pagka malakas talaga yung ikot mga kabag. At lagyan natin ang tubig siya, try natin igip lang tayo tubig, sali natin. Try natin, tingnan niya mga kabag. Ayan, napaikutin natin sa number 3 lang. Malakas. Lagyan natin yung pangalawang timba natin para subukan natin. Tapos maglagay tayo ng lalaban natin. Try natin kung malakas sumigot mga kapag. Tara. Kuha lang ako mga kapag. Kuha lang ako ng ilalagay natin na pang-load. Yeah, please. Ayan mga kabag, meron ako ditong panload na basahan niya, no? Apat, napakabigat. Try natin ilagay siya, tapos tsaka natin paikutin. Tingnan natin kung nagbago na yung ikot kasi hindi ko pa naman siya naaayos. Ayan, naikot na. Number 6 yan. Okay naman. Nagbago ko na ito yung time na yun. Tsaka lagi nagiging problema ng washing nito na pag mga ganito ay yung mahina ma-drain mga kabag kasi nasisimitan ng barya. Yan, lagyan natin ng sabon dahil malakas siya umikot. Ayun nga mga kabag, dahil yun natin kailangan siyang i-troubleshoot yan. Pagpatuloy natin yung paglalaban ng ating mga basahan. Tapos pagka tapos nitong basahan mga kabag, di-drain natin siya at lagyan natin ng panibagong tubig na malinis at maglalaba tayo. Diretso na natin. Maglalaba tayo ng mga damit natin kasi dalawang ticklist na. Ayun nga mga kapag, habang nakasalang yung ating puti dito sa washing, maya-maya natin ito hawahawan at hawahawan itong mga dikulay na damit tsaka itong short. Yan, short. Yan nga mga kabag, yun yung sinasabi ko sa inyo, nagiging problema yan ng washing namin. Yan o, napakaunti pa lang ng load nyan, pero tingnan nyo kung paano na siya umigot. Yan o, halos hindi umaangat yung tubig nya. Yan o, yan natin. Yan o, halos hindi umaangat yung tubig nya. Yan o,
na talaga ang likod. Pero kanina, nakita nyo naman, no, tinry natin siya dun sa may salas, mga kabag, napakalakas ng ikot niya. Pag, nung tubig lang, malakas, tapos nung niloda natin siya ng basahan, na pinasotry natin, lakas talaga. Ngayon, no, yan ang pinagkaiba. Kita niya? Ngayon, natin itatry na i-check yung belt niya muna bago yung capacitor kasi wala tayong nabibili pang capacitor. Check natin yung belt niya kung maluwag na, kasi pag maluwag na, dudulas talaga yan. Try natin mga kabag. Stop muna natin siya. Stop muna natin. Kasi napakahina talaga. Mukhang hindi makakalinis. Lakas lang ang hugong para dumudura siya. Stop muna natin siya, then pagbutin natin siya dito. Ayan nga mga kabag, lumabas na yung sakit ng ating washing. Yung sinasabi ko sa inyo na kaya natin siya i-check-check ay mahina yung ikot niya na. Pero kanina, okay siya. Ngayon, halos mas mabigat pa nga yung load nating basahan kanina kesa dito sa damit ng mga puti. Ngayon, try natin buksan yung likod mga kabagat. Tara, let's go! Okay, ito yung washing natin mga kabagat. Ito na yung likod. Tanggal natin itong tabi nito. Ayan, tanggal natin. Ayan, tsaka ito. Ayan yung pinakanloob. Ito yung pinakang, itong kulay blue na to. Ito yung pinakang, ano nya, gearbox. Sa taas nyan, yung dyan nakakabit yung LC. Mga kabag yan. Bigyan na, itong tubig kasi, pumapasok dito. Yan, ito yung capacitor natin. Hindi pa natin siya ma-check kung palitan na. Kasi wala tayong nabiling capacitor. Tapos ito yung belt nya. Ayan yung belt. Medyo maluwag na yung belt niya. Ayan, wala rin tayo nabiling belt. Kabahag. Pero may gagawin tayo dyan na pansamantala DIY. Kung magkari siya yung DIY natin na gagawin sa belt. Tsaka tayo bibili ng belt para palitan. Sa ngayon, para lang matuloy ang ating paglalaba, check muna natin at gawin natin yung ating DIY. At yun nga pala, ito yung isang pinaka problema din kung bakit mahina minsan mag-drain. Nasisingitan ng baryo to at i-adjust natin to para pag hinila sa taas, hinila yung pinit yung drain, mas malaki yung iyaan at lipat natin din sa pangalawang butas na to. At let's go, tanggal natin itong belt. Ayun, mag-roll na siya. Tanggal na yan. Tinanggal natin yung belt. Ito yung makina. Ito yung pulley. Nakabitan ng belt. At ito yung pulley sa kabila. Itong plastic na to na nakakabit dito sa yan, gearbox. At try natin yung sinasabi ko sa inyo na DIY mga kabag. Sana okay pa itong ating capacitor. At maging okay lang yung itatry natin dito sa ating belt. Yan yung belt. Kapag ito yung ating belt nga na tinanggal, medyo malambot na siya, oh. Saka manipis na. Yan. Nawala na yung thickness niya. Ang number ng ating belt ay ito. FM27.4. Kasi pag bibili kayo sa mga tindahan ng mga ganito, sa mga appliances, ito, kung wala, kung hindi nyo madadala itong belt nyo, ito ang sasabihin nyo sukat. Iba-iba naman yung size nya mga kabag, pero ito yung sukat ng belt. FM27.4 para sa Sharp. Sharp yung brand ng ating ito, washing. Mga kabag yan, Sharp. Ngayon, gagawin ko, try ko yung DIY. Dahil wala pa tayong prepare na bagong ganito, tsaka yung capacitor, di pa natin ma-check. Ito muna i-check natin. Try natin ibaliktad to. Advance ako mag-isip.
Ngayon, ipabaliktad natin to. Ngayon, ito ang kakapit doon sa puli ko. Baliktad na. Ayan. Ito nyo. Saka tumigas siya, oh. Medyo nagka-thickness. Ayan, oh. At sigurado, higpito kasi kumapal to, ito yung kakapit. Kaysa dito, maliit. Pasok na pasok siya. Higpit siya ngayon. Try natin ikabit, tapos try natin ipakandarin siya na ito lang muna ang gagawin natin. Gi-DIY natin. Pansamantala kasi wala tayong prepare nga na bago. Tara, kapit na natin. Ayan mga kapag, ito, kapit na natin siya. Tapos try natin siya ang paibutin at lagyan ulit ng tubig kung nagbago. Pero for sure, higpit ito sa ginawa kong pagbabaliktad ng ating belt. Ayan. Medyo mahirap nga lang ikapit ito. Kasi higpit na siya eh. Ayan. Ayan natin. Sana mag-aaral para yung paglalaba ay matuloy. Ito na nga kasi yung naging problema nung nakaraan eh. Ayan. Higpit. Ayan. Higpit talaga siya oh. Mga kabago, kita nyo ito na yung manipis na part, ito yung pumapasok nyo sa pulley dito, ito yung manipis, yan o, kita nyo manipis, malapad yung nando sa kabila kasi yung talagang likod na dapat nandito sa piston na to. Ginawa natin, binaliktad natin, at nakita nyo naman kayo na kung gaano siya kalambot kanina ngayon o, yan, at ngayon umpisa na ulit natin paandarin, hindi ko muna ikakabit itong cover sa likod. Let's go! Bukan natin, kasi marami na rin siya, oh. Hindi marami na rin. Ah, ito, buksan natin sa tray lang muna. Tray lang muna natin ilalagay yung tubig. Mga bag, tingnan nyo ako nung pagkakaiba nung hindi ko pa pinabaliktad yung belt. Saka ngayon, na nabaliktad na. Yan. Kita nyo naman sa una, sa mga naunang video ko, kung gaano kahina lang iikot. Hindi nyo nakikita na lumulubog yung bandang gitna. Para siyang nag-iipo-ipo. Yan o. Para siyang nag-iipo-ipo dito sa gitna. Ayan mga kabago. Tingnan nyo. Kaya na lang mag-observa kung okay yung aking ginawa. Ano masasabi mo muna? Ah, dapat hindi ko ginawa yan. Para nagmano-mano ka, nasugat yung kamay mo. Pangit! Anong pangit? Ka! Ano? Ano ba? Hindi ako naano kasi ako pa rin ang magkalaba. Oh, pero, ano masasabi mo sa lakas ng ibig niyan? Kahit ikaw kayang paikutin yun sa loob. Parang bagong bago. Ha? Magkagil. Oh. Ayos ba? Ayos? Oh. At yun nga mga kabag, na-share ko na nga po sa inyo yung aking konting kaalaman. At sana panoorin nyo hanggang dulo itong video ko. At kung napadaan kayo sa akin channel, laging tulad ko sinasabi mga kabag, huwag mahihiya, paki-like po, share, at paki-comment na rin po sa comment box natin, comment section natin, kung may mga mali akong ginawa, or kung nakatulong sa inyo, paki-comment na lang din po. At huwag pong kalimutang, i-hit po ang notification bell, at paki-subscribe na rin po mga kabag. At yun lang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa aking YouTube channel. Ayan, hashtag Kabahag TV. At yun lang po. Isang thumbs up na po ulit tayo dyan. At peace out. Hanggang dito lang.